See the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of already. Neither as being lords over God's heritage, but being examples to the flock. And when the chief shepherd shall appear, he shall receive a crown of glory that fadeth not away. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder, yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility, for God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Sabay-sabay. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. So we conclude, Panginoon, aming series about pride and humility. I pray na pagpalaan niyo mga aming pag-aaral. Maraming salamat sa mga blessing. Patawarin mo sa mga kasalanan, Panginoon. But I pray, itong pride ay makita namin. Ito hindi dapat kami maging ganito, Panginoon. Even kahit konti, Panginoon. Sa mga time, Panginoon, na kami na impluensya ng sanlibutan, ganoon din namin sarili, Panginoon. I pray na patawarin bawat isa. At yung alternative, Panginoon, yung mas maganda yung humility, ito po yung absorb namin, practice, Panginoon. Para kayo po magalugod sa bawat isa. May manulati, in Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Good morning po sa lahat. Good morning. Title po nito is Designation of the Proud. Designation of the Proud. Last na po ito sa ating series, again, ng Pride and Humility. And again, pasok po ito sa ating series din ng Sin to Avoid and then Virtue to Have. Siyempre, humility and then yung basics po, no? And fundamentals of the faith. So kaya tapusin po natin ito. Nauna po natin, recap ko lang nang mabilis po yung ating series. So nag-umpisa po tayo dyan sa Promises to the Humble. Inisa-isa po natin bakit tayo dapat maging humble, hindi maging proud. Dapat maging humble, bakit? Kasi may mga pangako po sa humble. Kahit po sa umpisa ay parang ikaw yung, di ba, pag sabi ko siya humble, mababa, nagpapakababa. Eh pag tayo minsan, lalo yung mga bata po na nasanay na magaling ka anak, ganyan-ganyan. No? Medyo ang hirap sa kanilang magpakababa. Kahit sa'yo, sa school nyo, top 1 ka. Ano man yan, lagi ka pinupuri, maganda, malaki ang katawan, ano man yan, maputi, straight ang buhok, artista, artistahin, feeling artista, ano man yan. Anak ng pastor, anak ng presidente, anak ng kapatid ng... Ang daming pwedeng magpaka... ngayon, kaya sa totoo lang, katulad ng sabi dyan, ang Diyos ang magtataas at magbababa. So, consider mo ang Diyos. So, kaya may puro Bible po yung tinakay natin dyan, no? Binasa na, inaral natin. May pangako ang Panginoon sa mga humble, kaya dapat maging humble tayo. And then yung second part ay yung humility directed, no? So, ibig sabihin, inuutos sa atin po yan na maging humble ka. So, bakit ka dapat maging humble? Una, yung mga pangako maganda para sa mga humble. Pangalawa, inutos ng Diyos yan, eh. So katulad ng maraming inutos ng Diyos sa atin na mapapabuti tayo pag ginawa natin, ganun din po magpaka-humble. Tandaan niyo lagi, walang tayo na dapat magyabang. And then number 3, yung sabi natin pinaka-importanting part to, yung kasi nag-focus tayo kay Jesus, no? Panginoong Jesus, siya mismo yung nagpaka-humble, siya yung ultimate example natin, sacrifice. And then nakita natin yung humility niya sa part na yun, no? So, pwede nating i-emulate na lang, gayahin na lang natin, eh, okay na tayo, eh. And then, yung part 4 po, yung may mga tao po na tinignan natin, sila naman yung mga example naman na nagpaka-humble to the point na nagpatira pa nga sila, eh. Alam niyo yung tira pa, talagang sumamba sa Diyos na pa. Sabi yung OA naman ito, kaso nga, yung ginawa silang mali, nakita nila yung kamalian nila, nagpakababa sila. Kahit sa mga gesture po nating mga tao, no? So, sino yung mga hinahangaan, mayabang, ganyan? Parang kanina, alala ko lang kasi nga, sinundo ko sila, di ba? Yun yung dinasabi nung isang pastor, eh. Yung mga may mga 4x4 daw, hindi siguro lahat, ha? Pero karamihan, mayabang daw yan kasi lakas ng makina nun. Naka-all terrain pang ano. Pero actually, hindi nila kailangan. Kasi nga, may yabang daw. Again, di lahat, ha? Kaya rin sabi ng isang pastor, eh. Nasabi rin ni Bad. Anyway,
Maging humble. At yung iba nagpakita pa kasi nakita nila yung condition nila sa Diyos. Lalo po, no, ang Diyos kasi, madalas hindi napansin natin kung solutioner ka. Yung mga mayabang, madalas, ano, ang hirap, maligtas. Actually, imposible nga eh. Pero kasi ganyan-ganyan yan, pwede ka namang mayabang ka ngayon, magpakababa ka sa Diyos. Pwede naman kasi yun. So, at yun ang dapat. Pero napansin natin, soul winner ka, ang mga madalas maligtas, mga bata, and then, kahit matanda, pero nagpakababa sa Diyos. Kaya talagang dapat magpaka-humble tayo. Amen? Amen. Kaya pinabulan sila, ang title ng ating part 4 is The Humble Favored. Nakita natin yun. Sana pag tapos natin ito, talagang mga humble na tayo. And not prideful. So, sa part 5, and then sa part 6, doon tayo nag-focus kayo sa kalaban naman, sa pride. So, reasons not to be prideful. Binibigyan tayo ng dahilan ng Bible, and ito yung mangyayari sa'yo, ito yung nangyayari sa kina Pharaoh, ito yung nangyayari kina, sino pa yon? May yabang sa Bible, Nebuchadnezzar, Belshazzar. Ito yung nangyayari sa kanila, gagaya ka pa. So, gumaya ka lang sa humble na pinaburan ng Diyos, napatawad, naligtas. Huwag kang gumaya sa mga prideful. And then, worst pride, yung part 6 po, no? Kanina ko lang nalagay sa series natin. Hindi ko alam bakit. Pero, ano yung worst pride? Naalala nyo? Sino magaling? May priceless. Ano yung worst pride? Yung pinakamatinding pride. Hindi po pride chicken. Pride man. Hindi, yung tinakil natin sa... Sino nagsabi nun? Very good, Jana. May price si Jana. Mas marami kang kanin sa Friday. Ba't isa lang nakakatanda? Di ba pinupukpuk ba dito yun? Tama po yun, spiritual pride. Kasi alam mo yung hinayabang ng mga sa madalas ng libutan, yun nga, nabanggit ko kanina, pera, sasakyan, yan ang hinayabang nila. Imagine mo, pag-iayabang mo, ako, spiritual ako. At yung part 2 noon, tinapos na natin na yung mga Hudyo naman, okay? Kasi magka-tandem yun eh. Sila yung perfect example ng spiritual pride. Kaya huwag natin gagayaan, ay, pastor, ikaw, parang yabang mo nun kasi yung kabakla, ano kayo eh, fundamental. King James only, yabang naman, King James only. Ay, ligtas pa, sigurado. Hindi mawala yung kaligtas, yabang naman. Hindi mo sabihin, sinabi ako mayabang, mayabang nga talaga. Alamin mo rin, amen? Perfect example niya yung kaligtasan eh. Sabi nila, sigurado ako sa langit, mayabang hindi. Kung tama ha, ay kailan lang si Kim Atienza nga, lagi nasa news daw eh. Kung anong church ba nun? Kinayabang lang, no? So, salamat natin. Again, kung kaligtasan yan, sana totoo, di ba? Hindi natin, kasi very basic yung kawawa ang impyerno, magmupunta sa impyerno. So, sana, totoo. Pero the fact na alak pala yun ng politiko. Doon ko lang nakita kasi tinignan ko rin. Kasi hindi ko nakita ang victory. But anyway, sana totoo, di ba? Pero style kasi ganyan talagang ginagawa nilang ano eh. Ginagawa nilang commonplace. Pero tayo po, hindi tayo mayabang. Kung nagtiwala ka sa Panginoon, wala kang magagawa. Siya na yung nagbayad ng kasalanan mo. Ngayon, nagtiwala ka doon. At naniniwala ka, ikaw anak ng Diyos, ligtas ka. Hindi mayabang yun. Baliktad ang mayabang yung mga... Nagsasabi dyan na magaling ako. May na-encounter kami dyan, di ko makalimutan eh. Sigurado ka na sa, oh, pero kailangan magpakabuti ka. Eh so, hindi na po kayo nagkakasala. Nagkakasala pa rin. Eh, ano ba talaga? Hindi, alam na ng Diyos yun eh. Alam naman lahat ng Diyos eh. Yung tanong natin, ang tanong ko, ano ipipreach mo sa tao, paano siya maligtas? So yun, spiritual pride din yun eh. Nakakalimutan, ang hirap. Yung nagsisinungaling sa mukha mo, pride na ano yan. Hindi maliligtas yun. Kawawa. Anyway, saan ba ako? So, nirecap natin. So, worst pride and then yung mga Hudyo nga po, no, perfect example na naman na huwag natin gagayahin yung kayabangan nila. At ang worst dyan, kasi nga, yung ibang Kristiyano naman, sinasakyan naman yun. So, kaya this time, dito tayo sa ating... Bakit designation of pride, pastor? Or the proud, sorry. Yung title nito is designation of the proud. Dalawang ibig sabihin po ng designation, no? Ano yung sabihin ng designation? Sa amin dati, ang lagi kong ano dyan, designation, ina nilagay ka nun, di ba? Kunwari, yung
sa CAT kasi namin, ang pagsasabing designation, ang designation mo ay platoon commander, mga ganun ba? So parang position, tama rin yun. Pero yung kukunin natin dito sa dictionary ko, tatlo yung meaning niya. Ang kukunin natin yung dalawa. Yung 1 and 3. So yung sinabi ko kanina is 2. Appointment or assignment. Di yun ang ano natin. Ang gagamitin natin, yung number 1, sabi dito, identifying words or words by which someone is something is called and classified or distinguished from others. Ibig sabihin, pag sinabing, paano mo nasabi mayabang? Kasi ito yung ginagawa niya. So, dine-designate mo siya. Para ma... Kasi nga, lagi siya sabi sa inyo, yung iba, ganun na, mayabang ka kasi ligtas ka, sabi mo. So, mali yung kanilang designation. So, mamaya, yung ating mga verses dito, napakalinaw po, no? Maintindihan natin at iiwasan natin yung magiging mayabang kasi malinaw po yan sa Bible ang nagsabi, ito, mayabang, huwag mong gagayahin. Okay? And then, yung pangalawang meaning is, sabi to, the act of designating or identifying something. Yun nga, parang ganun din. So, paano natin masasabing mayabang to at ito hindi? So, marami tayong Bible ngayon. So, tapusin ngayong umaga po, no? So, umpisa natin po sa Psalms 40. Familiar? Psalms 40. Verse 4. Nakibasa, ready, go. Blessed is the man that maketh the Lord his trust, and respecteth not the proud, nor such as turn aside to lies. Ano may kita natin dyan? Ito yung general ano natin. Paano mo nasabing proud itong taong to? Diyan may hirap, no? Sige, isa-isa natin. Sabi dito, obviously yung proud na tinutukoy dito, hindi siya yung ano, kasi dalawang klase ng tao daw yung pinaghahambing dito. Siyempre yung isang tao na nagtitiwala sa Diyos. Sabi dito, pinagpala tong tao to pag nagtiwala sa Diyos. Yung isa naman, yung nagre-respect daw sa proud. So, pero ang tanong ko ngayon, gusto mong explore, eh ba't nga ba nagtiwala yung iba sa proud kaysa sa Diyos? Ba't ganon? At sabi dyan, nor such as turn aside to lies. Medyo magkaano po yung magkasama yan. Kasi nga, ganito po yan, ang kabaliktaran ng kasinungalingan, katotohanan ng Diyos. Sabi yung Diyos, ang God is truth, di ba? Yung Holy Spirit is truth. Sabi, ano yung John 17:17? Sanctify them through their truth. Thy word is truth. And si Jesus sabi niya, I am the way, the truth, and the life. So magkabaliktaran pala yan. Ganito po yan. Bakit mayabang ka? Pasok na naman to last week, no? Yung iba po, ganito. May sinabi ko natin, dalawang tao nga, si Brother James at si Brother June. Ayan, dalawa. Sabi ni... ano ba magandang example? Ano ba yung... magandang example. Yung sasabihin, na ganito na lang, sabi ni Brother James, kailangan magtapos ka ng college para pagpalain ka ng Diyos. Kunwari lang, ha? So, in a way, totoo yun, pero in a way, hindi, di ba? Sabi naman ni Brother June, hindi kailangan yan. May mga paraan na pwede ka pagpalain ng Diyos kahit di ka graduate ng college. Eh, ngayon, si Ezzy, tatanong, kanina ko maniniwala dito? Diba? Well, sir, ano yung maniniwala? Nakuha mo ba yung sinabi ko? Kanina ko maniniwala? Ulitin ko, ha? Ikaw na lang, Juliana, kanina ko maniniwala? Kuya Jun, ikaw? Kuya Jun? Kuya Jun? Kuya Jun? Kuya James? Hindi ko sa... Kaya, June. Okay. Sir James. Sir James. Sir James. Sir James.
Kuya Jun, nakuha mo ba? Kuya James. Kuya James. Kuya Jun, nasaan ako? Tapos na ako sa inyo, no? Diyan na. Diyan na. Nakuha mo ba? Ah. Kanino ka? Hindi, magkataliwas eh. Sabi ko, sabi dito, kailangan mag-graduate ka ng college. Ito sabi, hindi naman kailangan. Hindi, yun nga yung statement. Yun ang paniniwala nila. Sinasabi sa'yo ngayon. Kuya Jun. Kuya Jun. Kuya Jun. Peter, nakuntindihan mo ba? Alino ka? Bilis, patahan dito. Kanino? Kuya Jun. Ha? Kuya Jun. Brother James. Bye bye. Ano? Ulitin ang tanong, ah, sige. Ah, sabi ni Brother James, kasi ano kayo, kunwari, ano ka, may mili ka, yan, nag-isip. Especially yung mga nagka-college or nagtatrabaho na. Okay? Sabi ni Brother, hindi, kailangan, ano. Hindi ka magpapalain ng Diyos. Hindi ka kakaroon ng pangailangan sa buhay pag hindi ka nag-college. Kaya sabi niya. May question din, kahit hindi ka mag-college, pwede ka magpalain ng Diyos. Saan ka? Kuya Jun. Kuya James. Tapos na ba yan? Okay, sige. Ang galing natin. Ang ganda example nito. Ito pinag-usapan natin eh. Ikaw, mami yan. Wala, busy. Sino yung kay Brother James? Bakit? Kasi kay Brother James, taas kamay. Bakit eh? Yan ang totoo. Sino ang Brother James? Bakit? Okay, so in a way, tama, di ba? Kapag hindi ka rin nakapagtapos ng mag-aaral sa college, mahirapan. Pero ang tanong ko, pwede ba? Especially yan nga sa mga consideration mga bata ngayon kasi dalo sa halala, yun nasa utak ko eh. So ina-advise ko si, pag-pray nyo po si yung huli, kahapon na siya mo, si LJ. So dali pala yung LJ. Larnie, ang hirap eh. Pray natin kasi alam nyo naman, gusto nyo mag-engineer. Kaya sabi ni Brad, mahal yun. Di ba? Totoo naman, may babae pa. So anyway, pinag-iisipan yan. Saka meron din sa ngayon, sino ba kay Brother James? Bakit? Mas madali, pero kailangan ba? Ibig sabihin, requirement ba yun? Opo. Bakit? Kasi, napanahon natin ngayon, sa hirap ng buhay, kailangan may... Kilala niyo po si Henry C. May pinag-aralan na lang nakatapos ka ng college. Hanggat maaari, di ba? Pero meron... Ah, sige. Ay, kanino ko ba? Sa sarili ko. Okay, okay. Hindi, tinatanong kay Brother James eh. Tinatanong kay Brother James eh. Sino ba kay Brother James? Kailangan mag-college para magpalain. Bakit? Kailangan, pero tanong ko nga, kailangan ba si requirement ba? So, ibig sabihin, walang pagpinagpala na hindi nag-college. Ah, so, kailangan ba? Hindi. Ah, sige, yung mga kay Brother James kanina, kay Brother James pa rin ba kayo? Sino yung stick? Stick to one. Bakit? Kasi gano'n ba yung pastor eh, kung parehas naman yan ang pagpapalay ng Panginoon, tulurog ng Panginoon. Okay nga. Yung magkaroon ka ng trabaho, magpatuloy ka rin sa Panginoon para ma... Ano mo yung... Diba, sa college lang muna po. Kasi iba, katulad nung nabagin ka sa halalang, ang layo ng college nila. So kung i-advise mo sila, nasabi mo kailangan ba talaga o hindi naman? Kasi pag sinabi mong ganun, kailangan, ipipilit nila yon.
Siyempre, alam mo na, maapektuhan din yung ibang budget tsaka yung maliligod sa Diyos kung sakali. So, ano sabihin mo sa kanya kung gusto mo yung makatotohanan? Kailangan ba talaga? Yeah, kung, kaya kasi sabi natin, kung meron kang budget naman, walang problema. Kung meron ka naman pagkakataon, may oras ka naman, hindi naman hindi nyo bebenta yung bahay nyo para makapag-college ka lang. Diba? Sige, go. Diba? Pero hindi lagi. Yan ang gusto ko sabihin. Okay? Nag-gets na? O, nag-stick. Sino pang kay Brother Joyce pa rin? Wala na? Ha? Hindi na? Okay. So, balik tayo sa ating topic. So, sa palagay nyo, bakit gano'n yung iba nga nag-Kuya Jun na eh? Ba't nag-Brother Joyce pa iba? Ikaw, bad? Ha? Kenneth? Yun ang totoo. Yun ang topic natin. Alam nyo ba yung iba kahit mali, sasabihin nila dito ako. Naku, lalo pag eleksyon, talaga nagmumurahan na yung mga ano eh. Lenny! Hindi! Bongbong! Lenny! Bongbong! Nag-away na. Mag-asawa pa naman. Naloko na. Alam mo, kasi sabi dito, minsan, alam mong mayabang na, alam mo nagsisinungaling na, anong ginawa mo? Nagtiwala ka pa. Kaya napagpunta nito, kaya nag-stick ako dito. Kasi again, inaaral po natin paano mag-soul winning. Amen? At kamakailan nga, sabi ko kasi last Sunday, yan ang topic natin. Eh, 5 years ka palang pasto, yabang mo naman eh. Sabi mo, mali yun eh. Matagal siyang nag-worker, tapos ganyan-ganyan. Anak pa siya ng pasto, kayong kapatid, ganyan. Matagal ng pasto, malaki yung church. Sabi mo, mali dispensation, mga ganun. So, ganun ba ang katotohanan? Hindi, confident na confident siya, sinabi niya eh. Sabi niya sa'yo, ganyan eh. Huwag ganun mga magtalo, ha? Hindi importante yan. Hindi importante yung bagay yung salvation pag may nalito dyan. Kaya huwag ka nang ano, huwag ka nang babanat, huwag ka nang magsalita. Ha? Censored. Ang tanong, sino mayabang doon? The number one, nasa number one pa lang tayo. Ang mayabang po, mga sinungaling. Amen? So again, yung kasinungaling kasi, maraming bagay yan. Pwede kang magsinungaling dito, hindi kasinungaling dito. So, yung sinabing, pero kaya pinag-aalaman din yung designation ng proud. Ikaw ba pagkasinungalingan, lalo yan sa doktrina, hindi pinaliwanagan ka na, parang mali ako, kaso lang, 10 years na akong, so, ano yung si Abante daw, 20 years na akong nagturo sa ano eh. Oh, hindi nyo kilala yung sinakausap nyo. Ganun yung ano niya eh. So mali siya, pero gusto niya pili tama. Bakit? Kasi proud! Mayabang! Kaya ganito po yung kahit sino ka pa. Ito, si Jana, magdo-doktor to. Si ano, kung ano man. Kung mangyayari man nyo. Ano. Ito, mga tipong ganito. Yung mga higing boss ano eh, di ba? Sana, ha? Kung hindi man. Eh, kunwari lang, naging asawa mo si DM. Kunwari lang, ha? Sabi ni DM, sa bahay ka lang! Eh si DM, unari-unari lang ano. Eh, nag-IT din pala to. Dating architect eh. May anak tayo, dalawa. Sino mag-aalaga dyan? Si Ma'am Joanne, di. Bahay ka lang. Anong gagawin mo? Ah, totoo ba yan? Ha? Kasi nawala ako dun ah. Pag mali, mali. Amen? Eh, boss ako eh. Suma kong laude ako eh. Eh, mali ka nga eh. Diyan magkakalaman yung mayabang. At alam niyo ba, kahit tayo, kahapon lang, parang kanina rin, alam niyo na, nag-ano kami sa iglesia, tapos ang Catholic. Siyempre na, bilang pasto ng maliit na church, katulad natin, parang nalilid din ako eh. Minsan, pag ginabangan tayo ng mga yan, amen? Pero alam natin, totoo tayo, silang maling-mali. Ano yung ginagawa nila para sila ay, alam mo na, para panindigan nila yung mali? Diba, ano lang? Pride nga. Paano nga gagawin nila? Una, hindi dismiss ka nila.
Kasi pag dinismiss ka nila, again, kayabangan po yun. May binabanggit ka eh. Kaya nga yung last week, sabi ko nga rin, gano'n, may binabanggit ako, pag-usapan po natin. Ay po, tating doktrina po. Huwag na mag-usapan yan. Yung isa naman, saka na. After 10 years, ano yan? Dinidelay mo, sabi nga nila, justice delayed is justice denied. So, kayabangan din po yun, pag alam mong urgent, ngayon na. Yung mga anak ko, pag sabi yung ganun. Stephen, ano? Yung Stephen na naman eh. Si Aiden kasi, maliit pa eh, di ba? Alala ko, 3 years old pa lang yan, pinalo ko ng malakas eh. Kasi alam niya na po yung gagawin niya at hindi. Sabi ko, kiss! Ayaw. Ayaw mo talaga. Pero bandang uli ng tuto kasi pinalo eh. Sino masusunod? Ganyan po yan. Pag alam mong mali, wag! Pag alam mong totoo, kahit ayaw mo, kahit hindi convenient, tanggapin mo. Kasi kawawa ka, ang daming kang dadali ng pride na yan. Umikot-ikot na ako sa bahay, sa mga bata, sa pastol, sa doktrina. Matindihan niyo ba? Sa bagay dito, salamat dito ha. Ginaganyan ko yung mukhang okay kayo eh. Pero still, yung mga hindi naikinig, ano ba yan? Mayabang din yun, hindi ko na kailangan yun eh. Sigaw ka pa dyan. Basta ako yung utak ko, nasa ano, sa Biyernes Santo. Kasi gusto swimming eh, anong gagawin ko doon? Eh sumisigaw si pastor dito, bahala ka sa, mayabang ka, amen? At kung alam nyo naman sana, alam nyo naman, hindi naman tayo sumisigaw dito para mapansin. Ang hirap-hirap eh. Napakahirap kahit doon sa JJX. Alam mo, pag andun talaga, nag-ano ako eh. Kaya si Brad, naiawa ako eh. Pero kailangan eh. Andun talagang inaakayin mo sila. Eh, nakikita. Buti kung meron tayong Brother James doon, naaakay sila, di ba? Ito, kaya itong mga ito, naaakay naman kasi natutukan eh. Yung mga yun, ang hirap. Paano natutukan yun? Eh, pag nag-birthday doon, tapos Catholic, yung school nila, wala akong magawa kundi panalangin sila at again, pag nandiyan sila, turuan. Amen? Amen. Number one, nag-stick tayo dito ha. Huwag kang sinungaling at huwag kang magtiwala sinungaling. Magtiwala dyan, huwag kang makileni. Si Lenny, nagpaparinig na naman. Siguro, palak pa. Ilang taon na ba yun? Kasi kaya niya pa next ano eh, no? Yung mga kakorni ang ginagawa eh. Anyway, number one, ang proud, nagtitiwala sa sinungaling or pinipilit yung kasinungalingan niya. Iwasan po natin. Pag mali eh, pastor ako matagal na eh. Kung mali ka nga, mali ka. Yung kay Abante, tapos agad yung kung nagsabi siya, ay mali pala ako. At least hindi niya na uulitin yung mali niya at hindi na uulitin yung mga naniwala sa kanya. At ituturo ulit sa next generation, di ba? Kung nagpaka-humble siya, eh, hindi. Hambog nga eh. Patay. Kaya huwag niyong sabihin, bakit tinitira? Ito namang last time naman, si Billy Graham naman. Si Billy Balaam naman. Ang daming sinasadya itong mga ito eh. Eh buti itong isang pastor, medyo humble yun eh. Hindi na nakipagtalo. Pero sabi ko kasi mabait yun. Sabi ko, pastor, kasi may kwento dun sa ano, umiikot eh. Parang gusto i-justify itong mga loko-lokong ano, false teacher. Sabi, si Jimmy Swaggart, kung kilala niyo, hindi nyo wala makilala yun. Pentecostal yun eh, TV evangelist. So, nangyari sa kanya, yun, na, alam mo na, mga false teacher. Tapos, kasi ang kwento pala dun is, medyo matindi to ha, yung ano daw, kasi mayaman kasi itong mga to. Eh, kasi siya pa daw, siya daw yung nabiktima ng babae, pwede ba yun? Kasi sinet up daw siya ng babae sa kwarto, alam niyo na nangyari. Kasi iyak-iyak siya, patawarin niyo ako. Hindi ko sinasadya. Sabi naman ng mga Kristiyano, oh, patawadin na natin sila, di ba? At ang kwento pa kaya na damay si Billy Graham Kesyo, pumunta daw siya kay Billy Graham, eh, parehong ano to, impostor eh. Kala niyo daw si Billy Graham sabihin, oy! Bumaba ka na, yun naman talaga dapat. Eh, parehong, again, parehong post-teacher to, kaya pangit ang illustration eh. Pero, dapat huwag ka na magpastor. Yun ang ina-expect niya. Kasi yun naman talaga dapat. Pero kesyo si Billy Graham daw, patawarin na natin, huwag nating husgahan. Yun ang sabi. So obviously, mali na in many counts. Kasi nga, pareho false teacher.
at may ginawa, dapat yung, kung kahit baptist yun, dapat mag-step down na. Pero yung message na mahabang post, parang pinaparating sa atin, patawarin na natin. Siguro si Joey Sao kung na ganun. Magpakakilala, hindi niya kilala. Sige, huwag na. Ba't tayo napunta doon? Kasi kapag mali ka, mali na. Amen? Aminin, pagsihan. Kung may kailangan, ay, Daniel, so, bayaran mo kasi mali ka, mapahiya ka, sabihin mo, mali ka. Huwag mo nang paglaban. Anyway, Psalms 119:78, ako na muna, let the proud be ashamed, for they dealt perversely with me without a cause, but I will meditate in thy precepts. Okay, awit po to, pero sinasuggest po to, ang proud, ay ano, dapat mapahiya. Kaya pag may nagsabi sa'yo, katulad nun, nagsabi sa akin, hindi mo sila, ikaw, nag-uusga ka naman eh, mapapahiya yung tao eh. Eh sabi sa Bible eh. Sinabi rin ni Paul yun. Bakit? Kasi nga kung ligtas yan, magsisi, talagang taliguran yung kasalanan, eh di, okay din siya, napabuti siya. Unlike kung hindi lang siya winarningan or kahit winarningan, di naman sumunod, hindi siya napahiya, tuloy-tuloy siya doon. Okay, kaya ang number two, makikita dito ano, ang proud po ay mapapahiya. Okay, ganyan po yan kaya designation. Ibig sabihin, mag-ingat tayo. May, ang maganda naman dito, may time pa, lalo kayo bata pa kayo, pwede yung pagsiyan, taliguran nyo na ganyan, makakalimutan ng tao yan eh. So, totoo lang. Kung may mag-brought up pa yan, sobrang loko-loko na yun. So, totoo lang. So, kalimutan nyo na, pagsiyan nyo, na, nagtuturo ka ng mali dati, ay mali po ako dati, ito pala yung tama. Tapos. Huwag kang mayabang. Next is sa 85, ganoon din po, sabi dito, kayo mo naman, ready, go. Okay, hindi lang basta yan na kontrabida yung proud, ha? Pansinin natin yung totoo yun. Isa sa mga, parang last week na naman, di ba, si Geza, hinabol niya pa. Ay, magsisinungaling ako dito. Eh, kung gano'ng kahaba yun, talagang pinorpos siya sa buo. Ito, talagang ganun din. Ang, pag sinabing digpit, sabihin, sinadya mo, gusto mo, malaglag. Okay? So, yung ibang tao po, nakakasakit, nakakapagsinungaling, bigla-biglaan lang, mali din yun, pero ito po talagang pinaghandaan niya, parang si Gizay last week. So, ganyan po yung mga mayabang, alam niya ng mali, pero gusto ko mapahiya to, kaya kailangan to si David, no? So, may ginawang mali si David, at yung mga lingkod ng Diyos, pero good night, di mo naman kailangan pagplanuan pa para malaglag lang siya doon. Pero pag ginagawa mo yun, kasi mayabang ka, yun lang yun. So, pwede natin i-relate yan kanina, mapahiya naman. So, wag na. And again, unlike, sorry, yung kanina sa kay Billy Graham, kaya natin ini-expose yun, parang iba, hindi na maloko. Okay, saka nasimpiyan na naman yun eh. So, bakit mo, ito, mandahin kasing loyalista po yun. So, anyway, move on tayo. Psalms 123, kayo ulit, no? Ready, go. Our soul is exceedingly filled with the scorning of those that are at peace, and with the contempt of the proud. Ang ginagawa ng proud? Naloloko, nang-aasar yan, eh. Alam nyo, mga bata, kaya sabi nyo, iwasan yung mga asar. Ngayon ako, nang-aasar din ako, di ba? Pero kontrolado yun. Ngayon, pag ako wala sa pulpit, tapos meron dyan, ano, inaasar ko, wala lang, dahil gusto ko lang matawa. Yun ang mayabang. Pero dito, yung ginagawa kasi natin, malaki pagkakaiba eh, no? Parang yung sinagot ko nga doon kasi nagtatanggol kay Billy Graham, sabi niya, huwag mo nang usgahan eh, inaano mo pa eh, bring up mo pa yung mali niya eh. Sabi yung ganun eh, lahat naman tayo nagkakamali eh. Eh kasi iba yung mali niya sa gospel, tsaka umaman siya doon, sumikat siya doon. Hindi mo expose yung ganun. Iba po yung nagkamali na, kunwari, may sinabing mali, nagsisi na. Ito hanggang katandaan niya pa, ganun. Kaya niya ayaw expose yung mga yan kasi may kaibigan pari yun. Hindi niyo alam. Matalik sila magkaibigan. Paano? Nang baptist ka, may kaibigan pari. Hello? So, mayabang po ito. At sabi dito, mapang-asal. Ngayon, kung talagang kunwari, si itong payat naman ito, payat, tenga, noo.
mayabang po yun. Kasi gusto niya, pag tinutokso niya yung isa, mapansin siya, na ay, kulot-kulot ako kasi straight. Ang hina mo na sa basketball, bano, bano, bano. Mayabang naman ito. Oh, pakita ko sa inyo, ang galing ko, di ba? Ganun yan eh. Sa totoo lang. Okay, ulitin ko, our soul is city filled with the scorning of those that are at ease. Okay? Yung nag-asalita po dito, siya yung inaasal. Ito yung mga, yung at ease, yung mga ay mayaman, parang walang problema sa buhay. And the contempt of the world. So, iwasan po natin yan, mga asal. At yan ay isa mga designation at tatak ng mga mayabang. Next, huwag din natin matatapos. Okay. Ako naman, though the Lord be high, yet hath He respect unto the lowly. Okay, sabi dyan, ang Diyos ang pinakamataas, pinakamagaling, pinakamayama, pinakamatalino. Pero meron siyang respeto sa mga lowly. Obviously, hindi ito yung respeto na mali. Ako yung sabihin, parang kahit sino ka ba, oh, ikaw ay anak ng kung sino lang. Ang Diyos, pwede kang gamitin, pwede kang pakinggan. Nakikinig ba kayo? Ito ay ano to, exhortation ng mga samiyatin ko, karamihan tayo, wala nang mayaman dito eh. 'Di ba? Pero iba naman, nasobrahan naman, ano, nagmaktol naman, hihirap ko naman, wala nga akong bike, sira pa, mga ganun, o kaya... Pero may respeto ang Diyos sa'yo. Nakikinig ba kayo? Yeah. Yung ano ko nga, yung suot ko, nagtsatsagaan ko, bitin, mga ganun. Mahirap lang kami, pero kung nagpipis ka sa salita ng Diyos, tapat ka sa Diyos. Ang Diyos mismo yung respeto ka. So huwag kayong mapakababa. Lalo kayo. Nakita nyo kung paano namin sinaga. Kahit dun po sa Alahala, di ba? Ba't napakalayo naman? At yung iba dun, sabi nga sa'yo, yung pagpasok mo ng bahay, lupa pa. Walang pakialam yung kaluluwa. Yan ang, ngayon ang problema naman dito iba dun, mayabang din kahit mahirap na. Yan ang pinapalob doon. Hindi ko na sinabi sa inyo. Ano yung TikTok? Sabi ko, kamusta ka? Oh, okay lang mo basta. TikTok lang siyang ganyan. Hindi ko binabalatan mo. Hindi na. Pinag-play lang natin. Maya-maya, hindi na ako pinapansin. Ganun naman eh. Bakit? Mayabang ba yung dinamansin? Kung ikaw na kayo tinutulungan eh. Hindi ka mamansin. Mayabang ka. Pero ito, ang Panginoon, tiningnan niya yung mababa. Hindi niya nirespeto to. Ay, gusto ko, mahirap ni ganun ha. Ang ano dito, ang context dito obviously, inaabot niya. Hindi kanya kinundem dahil anak ka ng mahirap at mahirap ka lang hindi. Again, pag nag-pray ka nga, di ba, maliligtas ka nga eh. Sa pagligtas ka na, papakinggan ka niya pa. Kabaliktaran na to, ano? Yung mayabang daw, for example, si ano, si Trump daw ba na ano? Nakulong ba daw? Parang ganun yung headline eh. Hindi ko alam kung totoo, pero sino mayabang ngayon? Si Mas ang mayabang ngayon, eh, no? Yaman, no? Ngayon. Kaya sabi ng Bible, si Elon Musk, billion, $100 billion po ang ano nun. Lagpas. Kasi si Bill Gates, 130 na eh. Plus. Yung last na check ko. Anong gagawin mo dun? Kaya sabi ng Diyos, hindi nila kilala eh. Hindi nila kilala yan, impyerno yan. Diba? Ako, yung member po ako ng Bill Gates Insider. Okay, ay, hindi ako proud. Inispayang ko lang sila. Parang may pipreach ako sa inyo. At ang pinagyayabang naman niya ngayon, kasi may mga project-project siya ganyan. Palagay niyo, ay honor ng Diyos yun. Wala siyang pakialam dun. Alam niyo, nakatutok ang Diyos ngayon dun sa mga soul winner. Yung mga gustong matuto. Kaya nang aralin nyo, huwag kayong nakatingin doon sa ano, graduate siya ng ganyan, iyabang itong mga to. Diba? Kaya huwag na rin kayo tumingin kasi ng mga ano, diba? Kasi yung mga sa feed ko, yung mga... Kaya nandun nag-interview, diba? Anong trabaho mo? Ang ganda ng kotse mo, ha? Diba? Sikat na sikat daw yun, eh. Kasi raulo din, ha? Ah, porn, ano ko, sa porn ako nag-trabaho. Oh, great! Yung mayaman pala yung mga yon. Pero may sa impyerno yung mga yun. But anyway, yung iba naman, ayaw sabihin eh. Hindi kilala ng Diyos yun. Amen?
So, gusto ko lang sabihin niya para mag-humble tayo at di tayo magtiwala sa mga mayabang. Next. Malakay 3:15. Okay, kala nyo, 3:10 lang alam natin sa Malakay, ha? Hindi. Ako naman ulit, no? Hindi, kayo na. Ready, go. And now we call the proud happy. They have worked wickedness are set up. They have tempted God are given deliver. Tagalog, ganito. Ito po yung panahon ni Malakay kasi. Ito po yung nabalik na sila, eh. Anyway, nung dati na silang rebellious, nung bumalik sila, natuwa yung iba-iba, na-revive. Pero ang dami pa rin mayayabang. Okay? Kaya ang panalangin ni Malakay ito, galit na galit siya, eh. So, isa sa mga example niya, ganito. Actually, mga bakla na naman tayo, pero anyway. Sino yung... Ayan, kahit yung Blackpink na yan. Nakita ko rin yan, eh. Kaya minsan titingnan ko, ito mga to, yun lang, ganyan-ganyan. Si mga kabataan, ah! Mga tanga nga, eh. Pag sinabing, ayun, galing naman nila, yaman nila, kasi nagyayabang pa yan, diba? Yung iba, wala nang, ano, nung panahon namin, hindi natin matapos ngayon, but anyway, kasi dati wala pa internet, eh. Nung dati, yung mga mayabang dati, MTV, alam yung MTV, sumikat yan dati, ngayon alam ko, lugi na yan, eh. Anyway, sila yung nauna dun, eh. Yung mga, kasi nga totoong mayaman yung mga yan, yung mga artista, yung mga singer. Ang ginawa nila, pinipicture nila yung kanilang bahay. Eh, ikaw, pag syunga-syunga ka, na-victima ka na nga nung walang kwentang music, pati yung lifestyle nila, susundan mo pa. Ay, ano kayang itsura ng ano ni Michael Jackson? Si Raulo yun. Ang laki ng bahay, no? Kaso, anong ginawa niya? Anong ginawa nun? Hindi nyo alam, si Raulo po yun, sobra. Yung mga bata, kasi bakla pala yun, eh. Yung mga bakla, mga pedophile din yan. Kaya ang ginawa niya, nakasuhan nga yung kaso, hindi na, ano kasi nga, mayaman, eh. Yun, nabayaran yung sino. Ang ginawa niya, nagpatayo siya ng parang playground at play, ano? Oh, yung mga park doon. So, yung mga, ang gusto niya, malalaki. Gusto niya, lalaki. So, ang ginagawa daw niya, alam niyo na, ayoko nang sasayin, eh. Sira ulo, bakla. So, kaya kinasuhan siya kayo siya, ginalaw niya yung ano. Tapos sabihin, oy, may ano, si Michael Jackson, oh. Ang galing talaga ni Michael Jackson. Huwag mong gaganunin. Kaya yun ang warning sa atin dito. Kung hindi nyo pa nakita, saka balik tayo sa bakla, kahit kayo yung politiko. Bong, 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 ang galing mo talaga, bong, bong. At saka ito pa yung ano nila, di ba? Yung papuchado nila sa mga dilawan, yan ang tawag nila sa dilawan. Eh, si Chris, may sakit. Si, yan, si, sino ko yan? Si Kuya. Si Noy Noy, patay na, dahil may Yossi. Tama ba? Ayan. Tsaka si Cory, patay na dahil sakit. Eh kami, mga Marcos, malulusog. Ganyan yung... Ganyan patutsado niya mga yan ngayon. Nakita ko lang, sabi, loko-loko talaga. Pareho naman loko-loko to. Pero, ganyan po yan. Pinapalabas nila para, ikaw, ang galing talaga ng mga Marcos. Dahil sila yung masaya, yung nagpalang buhay. Mabalik tayo kay Abante, no? Ay, si Abante, naka-Jaguar. Laki na. Alam niyo yung Jaguar? Sa kanya ko lang narinig yung Jaguar, eh. Kasi pinagmamalaki daw niya yun, eh. Yun sabi. Huwag mong tatawaging happy yun. Kaya yung gay po, yung word na gay, huwag niyong gagamitin niya sa mga sodomites. Tandaan niyo to, ha? Ngayon, obviously, pag hindi mo alam, hindi mo alam. Kaya nga tinuturo ko sa inyo. Huwag niyong tatawaging na gay yan kasi sabi sa Bible, yung gay happy. Tama ba? The gay clothing, pag sinabing gay, masaya. Diba? Tapos sabi mo yung sodomite, sabi mo gay, gay ka ba? Ay, yung gay yun, gay, hindi gay yan. Sodomites ang dapat nating tawag dyan. Kasi para maituro yung mga tao sa Bible na pinatay sila, di ba? Sodomite. Sodom Gomorrah. So, ganun po yun. So, iwasan nyo yung kasi sabi dyan, nabanggit ko lang. Ayoko sanang, anyway. Kaya example sa kanila, galit na galit sa Malakay sila.
tayo, tinatawag natin yung mga proud, yung mga mayayabang na masaya, pinagpala. Ganun po yung masaya, pinagpala. Ganun po yan. Kaya pansinin itong mga bakla, kunwari masaya sila, di ba? Laging ganun. Ang iingay niya, tawanan. Kasi alam nila, mga miserable yan eh. Ikaw, masaya ka ako. Again, kung wala ako sa pulpit, di naman ako maingay nga eh. Kasi masaya na ako, di ko kailangan pag ano sa buong mundo yun, amen? Papakita ko yung ginagawa namin ng anak ko, saya-saya talaga namin. Nagbabakasyon kami sa... Hindi pala nagbabakasyon. Ay, nakapunta kami sa Timberland, ito po yung ano namin, kinain namin, ganito. Ang sarap, di ba? Masaya ako, di ba? Hindi ko na kailangan pagpamalaki yun, amen? Dahil di naman din yun eh. Pero, iba, ganun eh. Lalo mga bata, ha? Kaya sabi siya, huwag kayong malandi. Totoo, maganda kayo ngayon. Amen? Huwag yun ang pagmalaki. Huwag yun ang pakita kung ano. Kalandian yun, galit ang Diyos dyan. Gusto na Diyos na maganda kayo, pero para yun sa mga pangasawa nyo. Para itong mga kalalakihan ngayon, hindi na maghahanap ng iba. At pag sila kahit, oh, ano, tatrabaho ako para sa babaeng yan? Oo! Oo, kasi maganda naman, di ba? Oo. Okay na sa'yo yun, dapat. Yun ang purpose nun, hindi yung pagmalaki, ibenta para kang pokpok. Amen? Yes. May punta doon. Kasi nga, huwag kayong mayabang, lahat tayo huwag mayabang. Ganun din, ha? Kunwari, tama yung doktrina mo. Ito yung pinag-isipan ko kasi nga, naisip ko kung i-ano ko pa doon sa ano. Anyway, ibang usapan na yan. Okay, sabi dyan, yay that they that work wickedness are set up. Ano yung set up? Ibig sabihin, talagang dyan na sila. Wala kang makagawa dyan. Kahit mayabang sila, alam nating mali sila, pero mayabang sila kasi alam nila hindi na sila magagalaw. Okay, di mo sila pwedeng nakawan, di mo sila pwedeng ibaba sa pwesto nila. At ano pa yung isang description sa kanila? They that tempt God. Ano yung tempt God? Niloloko nila ang Diyos. Kinakalaban nila yung Diyos. Ganyan po kaya yabang yung mga yan. Kaya yung mabakla na naman, sabi nila, ako, ginawa ko ng Diyos na ganito eh. Huwag mo nang banggitin yung Diyos. Amen? Lalong lumalala yung ano mo eh, panluloko mo. Last na lang, ilang minutes na po ako? 46. Ah, maaga ko pala eh. Tuloy! Kayo ulit, ready, go! For behold, the day cometh, such shall burn as an oven, and all the proud, yea, and all that will wicked be, shall be stubborn. And the day that cometh shall burn them up, saith the Lord of hosts, that it shall leave them neither root nor branch. Yun, so ito po ay pwedeng reference sa impyerno, ganun din sa ibang bagay. For example, yan, nangyari sa Hudyo. Actually, yung time ni Malakay, nangyari na nga sa kanila yon. Ba't may mayabang, mangyayari ulit sa kanila yon. Kung alam niyo yung history niyo, after Jesus, di pa rin sila kinilala ang Panginoon, karamihan sa kanila, di ba? Lalo silang sinunog din ulit yung Jerusalem. Ganun po ang history niyan. So pwede sa impyerno, mayayabang kasi pwede rin. Nagrebelde pa po sila doon sa Roman eh. Actually okay na sila nun eh. Di na nga sila pinaalis. Nagrebelde ulit. Ubos sila. So yan po ang mga mayayabang. Uubusin ng Diyos. Amen? Kaya huwag na tayong maging mayabang. Pwede namang talagang alam mo mali, okay, sorry. Huwag ka nang umulit, at least. Ngayon, kung may kailangan kang gawin, in accordance to that, sabi natin pag-isisi, talagang nagkamali ka, okay, nagsisi ka, salamat. Gawin mo rin yung dapat mong gawin. Amen? Ano dapat mong gawin pag nagkamali ka? Mag-sorry ka dun sa ginawa mo ng mali. Iba, pagpapalagay, oh, di nagkamali, okay. May na-open ka eh. Kung alimutan yun, lalo pag yung ibang bagay, wala, may kailangan ka ibalik. Okay? Ay, sorry ha, nasira ako yung bike mo. Sorry ha, sige. Paayos mo naman. Diba? Amen ba? Amen. Yung mahirap dyan, actually, minsan madali nga mag-sorry lang eh. Pang-asar lang ba? Pag nasira mo, nasaktan mo yung feelings, ano magagawin mo?
Sinira mo yung pangalan sa ibang tao, anong gagawin mo? Diba? Public apology. Eh, iba, ganun eh. Eh, basta ikaw, nag-depend ba si Abante? I don't think so. Eh, may pag nabalita ako, sabi ko, sorry ako. Di ako sorry. Sabihin ko lang, patawarin natin. Kung ligtas yun, ha? Sabi ni Bande. Baka nga. Diba? So, kaya di rin mag-i-repend. Anyway, kung galing ganun, ano pa? Yung sinaktan mo, huwag ka naman pasakit. Ibig sabihin, mag-compensate ka naman sa ibang bagay. Okay? Inutanga mo, di mo binayad. Sorry! Ako po, panay-utang ako ngayon eh. Kaya nga, misa, talaga pray na lang po. Lord, huwag naman. ito utang. Huwag lang akong magkakasakit, no? Ano pa? 1 Timothy 6:4, sabi dito, context po dito ay yung mga false teacher. Ito po sabi dyan, he is proud. Sabi nga sila, nagsisinungaling, yung mga false teacher, tuloy pa rin. E di ngayon, kung kaibigan mo, mali yan ha, kapatid, mali yan ha, kung di mong kapatid, ngayon, Calvinist, mali yan, sabi mo. Tuloy pa rin, kasi mayabang nga, ayaw naman sasabihin na mali sila. Kaya sabi dito, again, designation of the proud tayo, ano yung dapat nakikita natin yung mga ginagawa nila, yung mga, kawangis na sa isip ko, hindi yung kawangis, yung gawi. Yung mga ways nila. Okay? So, iwasan natin. Sabi dyan, knowing nothing, walang alam, hindi nila alam, kaya hindi nila tama yung mali nila, kasi hindi nila alam yung tamang, for example, yung interpretation ng Bible. Okay? Yung Calvinist, ang daling, ano nun, ibagsak dun eh. Yung iglesia ni Manalo, daling bagsak niya. Bakit? Napakayaman nila. May time sila mag-aral. Ba't di nila iniiwanan yun? Mayabang eh. Sabi niya, but doting about question and strife of words. So, pinapaikot-ikot nila yung usapan sa mga walang kakwenta-kwentang salita. Okay? Pinakinggan namin dokumentary kahapon. Ngayon, Calvinist, ganun. Maikot-ikot sila doon kahit mali. Gagamitin din nila salita ng Diyos, pero hindi pala yun ang ibig sabihin. Okay? So, ganun din naman yung nabanggit ko sa inyo last week. Kasi alam na, mali yung repent of your sin. Alam na lang, mali na eh. Okay. Eh, bakit kailangan, ano pa? So, mag-sorry pa ako sa'yo, ganun. Hindi, huwag ka na mag-sorry, baguhin mo na lang. Huwag ka na mag-sorry sa akin, baguhin mo na lang. Sabihin mo sa ibang tao ngayon yung tama. Sige. Pwede na yun. Bakit magsisinungaling ka pa? Nasabi mo, yun ang sinabi mo. Hindi nga yun eh. Ganyan, iikot-ikutin ka niya. Iikot-ikutin. Ano pa yung sinasabi nun? Hindi naman importante yan. Mali na naman. Yung sinabi niya, binabanata mo baptis. Ikaw rin eh. Binabanata yung baptis pag mali. Ang ginagawa kasi na parang papamasama. Masama ako, binabanata baptis, mabanatan mo. Why not? Banat lang naman ng salita. Bakit nasaktan ka? Lambot mo naman. Di ba? Mali ka dito, di ba gawin mo? Binabanata mo, baptist tayo eh. Ito po yung sinasabi dito, envy, strife, railing. Yung railing, praise ko rin dahil dun din, actually. Railing, ibig sabihin, sasagutin mo, hindi tama yung sagot mo, pero yung pagkakasagot mo, parang kala mo, tama ka. Kasi railing, tapos walang kakwenta-kwenta yung point mo. Evil surmising, parang ganun. Kaya ka mali, sabi sa akin pa naman, kaya ka mali kasi labo mo eh. Labo mo pala eh, hindi ko naintindihan. Di magtanong ka. Kaya nga ito yung preaching, ito yung table. Okay, yung table, repent, tama. Repent of your sins, mali. O ano na hindi mo naintindihan dyan? Labo mo kasi, kaya kasalanan mo. Ayaw mo intindihin siguro eh, kaya nalabuan eh. Evil surmising, pag sinabi surmise, summary. Ito yung narinig mo, no? Sinurmise mo ngayon. Sinamari mo ngayon. Mali ka pa rin. Mali kasi yung ganun po yun. Huwag niyong gagawin yan. Pag nakita na, kasi may mga problema po kasi talaga na hindi ganun kadaling maano. Kaya ngayon, mag-gather ka ng information. Bakit nagkamali ganyan? Bandang huli, ano ba ang maganda example dito? Parang nasa utak ko lang ngayon yung mga ano daw, pag mga pulis daw, pag may mali sila, imbestiga nila yung sarili nila. Ano mangyayari doon?
Whitewash yun. May something strong. Anyway, tapusin ko na tong part lang na to. Hindi natin matapos. Mamayang hapon na lang. Last for this morning. Hindi, maaga pa nga pala, no? Sa James. So, alam niyo po yung James. May mga tinutukoy siya dito, lalo yung mga... Ayan. Maboka. Again, naalala niyo yung... Ano niya dito yung ano yung datang, di ba? Dito ba yung sa 4? Sa 5 bata. Anyway. Six. So ito na yung actually isa mga parallel kanina sa nasa 1 Peter 5. Sabi dyan, but he gave it more grace, wherefore he said, God resisted the proud, but gave it grace to the humble. So imagine mo kalaban mo ang Diyos. Hindi ka mananalo. Amen? Kasi sabi ng Bible, huwag kang mayabang pag kinalaban mo ang Diyos. Tapos ka, pero ikaw nagpakababa ka, inamin mo mali ka, ikaw naman ay pagbibigyan or grace. Ibig sabihin, hindi ka sabihin taas ka, sige, kasi nagkamali ka nga eh. So at least, bibigyan ka ng grace. Ibig sabihin, at least hindi ka naman paparusahan ng sobra-sobra. Amen? Oh, ganoon sa mga anak ko, pag inamin na mali, hindi mahinang palo lang. Eh kung obvious na siya yung nagsira, for example, tapos ayaw pang aminin, malalaman ko pa, imbestigan ko pa ng 10 araw, tapos siya rin pala yung mali. Ang lakas ng palo mo dun. Kahit sa batas natin, ganun po yan. Okay, so, tapusin natin hanggang dito sa another, sabihin natin, another term po sa mga mayabang. Okay po kayo? Ilan miss na ako? Ayan pa to. 1 Samuel 2:3. Sino sa 1 Samuel? Si Saul, si David, di ba? Pero bago mag-umpisa yung kanilang kingdom, no? Sa judge stage. Pero dito, ito po yung prayer ni Hannah. Napakahaba po nito, napakaganda ng pag-aralan itong prayer ni Hannah. Eh, no? Anyway, ito po yung sabi niya. Talk no more exceedingly proud. Let not arrogancy come out of your mouth, for the Lord is a God of knowledge, and by Him actions are weighed. Galing, di ba? So again, ano yung arrogance dyan? Ito po yung proud. Mayabang, ganun din po yung arrogant, proud, arrogante. Pag sinang arrogante, yabang mo naman. Especially, isa mga tinukoy dito, binigyan tayo ng clue. Para malamang arrogant, sa salita po, di ba? Kasi katulad sabi ka rin, hindi nakikinig, mayabang to. Tama yun. Pero pag talaga nagsasalita ka, ang description sa'yo, mayabang, arrogant ka. Kaya sabi dito, ang inano ni Hannah dito, ang maganda, dapat, huwag kang masyadong mayabang at yung bibig mo, pwede ba? Di ba? Kung talagang alam mo, either mali ka, huwag ka na mag-excuse, lalong-lalo, huwag mo sabihan yung tama ng mali siya. Para lang masabing tama ka. Kasi ganyan ang style niyan eh. Kasi pag lalo pag obvious na talaga, gagawa ka ng maraming salita, parang yung papalamanan mo yung mga mahina ang utak minsan, mga simpleng tao pa, yung mga mahinang kristyano pa. Tama siya kasi sinabi niya mali yun eh, paulit-ulit kahit walang proof, ganyan. Okay, huwag tayo maging mayabang, huwag tayo maraming salita. Ano pa? Psalms 12, oh, alam niyo yung Psalms 12 na naman? Famous yan sa... Kanta nyo, di ba? Yung 6 and 7, di ba? Pero dito sa 4, sabi dito, who said, alin tayo mo tayo sa, yan, so the ungodly to. Yung godly man daw, sisit, ibig sabihin, kumukunti na. Ito na lang, the Lord shall cut off all flattering lips and the tongue that speaketh proud things, so mayabang. Sabi dito, ano daw yung mga sinasabi ng mga mayabang who have said, with our tongue we will prevail. Patindihan nyo ba yun? Okay, yung mga gagamitin, ito, mayabang din yung US minsan eh. Ito yung mga weapons namin, mananalo kami. Ito yung mga weapons. May mga tao daw sa salita, mananalo.
So, naalala ko dito yung mainstream media. Kasi nga, may platform na sila. Yung ibang mga tao na din na nag-iisip, ah, pag sinabi ng GMA, sigurado, totoo yun. ABS-CBN, sigurado, totoo yun. Mayabang tong mga to. Amen? Arrogant. At sabi pa dun, oh, who is the Lord over us? Parang si Pharaoh. Sino bang Diyos? Ako, pag ganyan na sinasabi ng ina sa soluin ko, parang ayaw ko na soluin eh. Yabang. Diba? Kaya madalas tayo talaga sa labas, natsaga tayo sa mga bata eh. Kasi pag mayabang yung ano, mga tanda, tatay, nanay nila, nagawa ko. At least, salamat kung inaalaw yung mga bata. Kasi mga bata po talaga, at least andun pa yan sa ano eh. Wala pa masyadong alam. And therefore, hindi pa ganun kayabang. Ganito po yung mga arrogante. Tapusin ko na, gutom na ako eh. Proverbs 8. Sabi po po dito, kayo naman, oh. Ready, go! The fear of the Lord is to make evil, try and error and see, and the evil way and the forward mouth to others. Okay, malinaw po yan. Hindi ko na kailangan paliwanag. Galit ang Diyos sa mayabang, at yung arrogant, nabanggit, and the evil way, the forward yan po, ha. Parang ganun din yan, loko-loko, mayabang, forward, mouth, do I hate. So, iwasan nyo po yan. Ano, napapansin ko kahit kayo, kahit sa atin, no? Pag alam mong mali ka, at least tumatahimik ka. Yun ang normal. Sabi kayo sa research, alala ko lang po, no? Sa email daw, bihira daw magsinungaling sa email. Unlike, pag tinawagan mo, madaling magsinungaling. Kasi nga, una, hindi naka-record. Pangalawa, madaling i-deny. Hindi ko, yun ba sinabi ko, hindi yata eh. Pero pag email yan, o sulat, sinulat mo yun eh. Gusto ko lang sabihin dyan, iwasan natin yung masasabihin natin. Amen? Lalo na pag yun, unaano kayo sa mga balkada, mayabang. Kasalanan mo ba yung pag balkada mo, mayabang? Kung nag-stay ka dun, di ba? Pag kung na-influensya ka niya, ang gagawin mo ngayon, ganito, i-purge mo. Okay, nabalkada ka ng 5 taong, unwari kung ano naman yan. Nabalkada ko, palamura, palanding, ano man yan. Ipo-purge mo yun ang salita ng Diyos. Kasi galit ang Diyos dyan. At huwag ka nang magsabi na okay lang yun, laro lang naman yun eh, salita lang naman yun eh. Galit nga ang Diyos dun eh. I-ano mo pa, tawag ito, downplay mo pa, gano'n po yun eh. Kaya sabi sa akin, hindi ako mapaniwala. Buti nga, hindi sinabi sa akin eh. Dapat sinabi nila sa mukha ko. Ngayon, sinabi sa ibang tao, sabi, hindi na kailangan pag ano yan. Anong gusto mo? Ngayon, mag-sorry pa ako sa'yo. Eh, kung mali ka eh. At again, kung hindi ka mag-sorry sa akin, at least huwag mo na sabihin, ikalat mo pa na mali ako at mali ka nga. Mali ka nga, sabi mo yung mali. Parang ano eh, sineta, parang ganun eh. Pwede lang pag-usapan. Hindi, huwag na pag-usapan. Pag-usapan pa. Unlike, unless gusto mong ano, magkagulo or ayaw mong mag-ayos yan, siyempre mag-uusapan. Galit ang Diyos doon. Amen? Habusin lang natin to para masulit natin to. Last, Isaiah 30:11. Anong sabi dyan? Anong time ng Isaiah? Ang winawarning niya dito karamihan po yung Israel, pero may mga time din na niwarningan niya po yung iba, no? Tulad nito, okay? Masaya po dyan, ito po ay sinabi, si Isaiah po ay taga, ano ba to? Taga North, South, South, no? Taga Judah. Pero, si Isaiah, kahit si Jeremiah, nag-preach din po sa ibang nation. At least, nag-send siya ng letters, ganyan. Ito sabi niya, pakibasa po, ready, go. Yun yun. So, yung mga mayabang kasi ganyan yan eh. Salita. Salita pa rin. Kasi hindi, tama ako. Salita. Ano nangyayari sa mga taong ganun? Pag napahiya na. Nasalita pa ba? Di ba? Ganun nga ginawa ni Jesus sa mga Pharisees, Sadducees eh.
Kaya ang galing ng Panginoon eh. Wala siyang army, wala siyang ano, sinabihan niya lang ng salita ng Diyos, walang maisagot. Kaya sabi sa Bible, wala na nagtangka magtanong sa kanya ulit. Do gusto niya, gusto talaga siya targetin para siyang mapahiya si Jesus. Kaso bandang huli, tigil, tikom ang bibig. Kaya minsan ganyan gusto natin gawin sa iba sana. No, ngayon, yung iba naman, nagtatanggol kung kanino yan, kaya ba, kay Billy Graham. Sasabihin ko lang ganyan, kaya Calvin, John Calvin, okay, yan na. Ano ang battery? Okay. Hello, check mic, wala na talaga. Anyway, hello, hello. Mga mayaba, okay na. Napatagal tayo. Tapusin ko lang. Ito ang disadvantage ng ano eh. Hello, check my end disadvantage ng wireless. Anyway, tapusin na natin. So, wrap up ko lang po, no? Ang hirap namang hindi landing to. The designation of the proud. Siya po ay mapapahiya. Siya po ay mahirap maligtas. At nabanggit natin, siya ay mapapahiya. Yun, ganun yung, yung kanina sa impyerno, yung iba. Basically, mapapahiya sila yung empire ng mga Hudyo dati. Sinunog. So, magiging proud ka pa ba? Yan ang designation nila or yung sa kanilang, yung gusto sabihin kanina, yung designation nila para ma-identify natin sila tsaka yung kanilang kahanatnan. Yung iba po pag napahiya na, di ba siya yung dating mayabang ganyan? Ba't ngayon parang ano na siya? Tikom ng bibig. Napahiyan eh. So, mas maganda yung ano ganyan ka lang, di ba? Ang tiyunti lang ang pag-angat mo o tiyunti lang. Pero steady. Andun yung hindi ka nahihiyang umarap kung kanino kasi nga hindi ka mayabang. Amen? So, doon natin tapusin this morning, mamaya pagpatuloy natin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita again na napakarami namin ebidensya, Panginoon, lalo sa inyong salita. Kayo po'y galit sa mga mayabang, humble, Panginoon, yung tinataas or at least, Panginoon, inaalalahin niyo, Panginoon. May respeto kay Lord sa amin kung kami po'y lowly, but of course, mga katotohanan din. So I pray, Panginoon, na kahit maliit ang church, ang panalangin namin ay samahan niyo kami lagi, Panginoon, sa aming dapat gawin, maglilikod sa inyo, at sa aming buhay din personal, nawa, Panginoon, wala dito sa sino man sa amin na pagtingnan namin namin sarili dahil mahirap kami na kami po'y wala ng pag-asa, kung ano man yan, nawa ay magtiwala lang kami sa inyo. Meron pa naman kami marami pa kami pwedeng gawin at dapat gawin. At even mahirap, Panginoon, iba dininiwala sa amin. Ay magagawa natin sa inyong biyaya, Panginoon, especially magkatagumpay kami, Panginoon. Makikita namin yun. At kayo po ay may sisiyahan pag kayo po ay nasiyahan din. So kayo po ang malalati, magpatuloy namin ngayong araw, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.